po yung vertical garden. Sinasabi ni Yorme, buong stretch po niyan all the way papuntang Jones Bridge. Tingnan niyo naman po ang ganda ng mga alaman na nilagay. At the same time, dual purpose kasi po hindi po makakatawid yung mga tao. Mapipilitan po silang gamitin yung underpass. Minsan may nakikita ko na matigas ang ulo, subukan nilang tumawid, pero no choice sila. Doon pa sila sa may dulo, itong vertical garden na to. Eh, ang ganda, parang imagine nyo lang dati kung ano itsura nito. Ang simple lang, pero ngayon po, talagang ang sarap sa mata. Tignan. Imagine nyo po yung buong Maynila, malagyan po ng ganito. Nakakatuwa lang po. Tapos dyan po sa mga plants na nilagay po nila, meron po nakasulat. Kung titingnan nyo mabuti, 1920 City Government of Manila. Yun o. So nakasulat pa talaga. Talagang nag-effort sila para lagyan pa na nakalagay. So kung hindi mo siya makikita sa unang tingin eh, pero pag tinignan mo mabuti, yun, mababasa mo may nakasulat pala. City Government of Manila. Ang galing eh, no? Tapos yun, pakita ko din po, may mga iba sumusubok tumawid. Nakita nila, wala silang matatawiran. No choice po sila, nag-underpass sila. Tignan natin si Kuya. Para siya tatawid. So, natatawiran. So dito naman po nakalagay, ayaw ko nababasa nyo, Jones Bridge, yun yung J-O, Jones Bridge, start 1919 and 1920, diba? City Government of Manila. So ang galing. So ang haba nung nakasulat. So nakita nyo may kalesa. So nabuhay po itong area na to, talagang nagiging tourist destination na po talaga. Marami po pumupunta, nagpapapicture. Ang ganda, ang laki po na nagawa niya sa area. Hindi mo akalain na pagsasaayos lang po pala ng isang tulay eh, kaya pong gawin yung nangyayari po ngayon. Talagang buhay na buhay po itong lugar. Ito pong vertical garden na ginagawa ni Yorme. Ang ganda-ganda din tingnan sa mata. Ang sarap. Nakakatulong pa sa air pollution. Kaya dual purpose po talaga. Ang galing. Yun, ang sarap po talaga sa pakiramdam na makikita po yung po mga pagbabago po na nangyayari po dito. Simula pa lang po itong sa Jones Bridge na to, yung pong vertical garden. Nung nakausap ko po si Yorme sa office niya, sabi po niya, plano niyang gawin yung ganitong klase ng garden po sa iba't ibang sulok ng Maynila, sa mga iba't ibang kalsada, para po wala pong makakatawid sa maling tawiran. At the same time, gaganda pa po lugar, at the same time nakakabawas po ng air pollution. Kaya nakakataba po talaga ng puso. So pag may oras kayo, try nyo dumalaw dito. Ang ganda na po ng itsura niya. Yun. Dati po, ang simple lang po niyang garden niya. Ngayon po, ang ganda-ganda na ng itsura niya. Talagang matutuwa po kayo. Talagang nakaka-inspire yung pong itsura dito po sa Jones Bridge at dito po sa vertical garden dito. Okay guys, see you po sa next video natin. Pilipinas, God first.